Hello guys, magbabalik na naman ako sa pag-art or pag-painting ng acrylic canvas. Pag-painting ulit ako, babalik muna ako para yun naman ang gagawin kong content na yun, yung pag-drawing o paggagawa ng acrylic painting. And guys, gagawa muna ako ng frame, nagagalagyan ko ng textile ng canvas para sa aking gagawin painting. Okay guys, gawin na natin yung frame niya. Kaya guys, gagawin na natin yung frame. Natin lulukin, pantayin natin muna yung apat na klase ng apat na araw. Okay. Dahil nakata natin yun, pagkakapantay-pantay. Kunin man natin ang sukat tayo ng kasi ang gagawin kong frame ay 18 inches by 24 inches. Frame ang gagawin natin para sa kakabitan ng canvas ng pagpipaintingan natin. Kung mapapansin nyo, hindi ko na siya pinotified kasi frame naman siya. Didikitin ko na lang siya ng dikit na lang, hindi na siya naka-45. Hindi na naka-45. Then, okay. Susukat naman tayo ng eighteen inches. So, pag-uwitan natin. Wait natin ngayon. Tapat natin sa machine. Tapat natin yung pasang ating binuhitan. Kasi kailangan 18 inches kasama na yung isang parte ng kahoy. Kaya ang nangyayari, higitan din natin panibago. Okay. Kaya na guys, nanguhitan ko na. Patuloy natin sa makina. Okay. Yun na guys, nagawa ko na yun para sa ang gagawin ko muna kasi dalawang frame lang ngayon ang gagawin ko. Ito guys, nakat ko na siya. Ayan, nakita nyo, cut ko na. Dalawang frame na magagawa nito. Pero kailangan natin siyang lagyan ng brace na pang 45 para hindi magewang-gewang ang ating frame. So magkakat tayo ng para sa ano niya, para sa 45 degrees. Gagawin natin ngayon, ipapartirive natin yung ating machine. Gagawa tayo ng 8 pang bracket na pang 45. Okay. Ito yung kanyang pang 45 para yung ating frame ay hindi magewang-gewang. Nagawa tayo ng 8 piraso para sa dalawang frame. Sa apat na tayo guys. Kagandahan lang, hindi ginagamit tayo makina. Kaya mas madali isang itat compared sa lalagariin mo man yung makina. Pero take note guys, ingat-ingat tayo sa paggamit sa makina.
Lalo't yung mga hindi marunong o hindi pa sanay, ingat-ingat po tayo. Ayan guys, last natin isa na to para sa ating break. Dali, nawala yung isa kong kinakat. Okay. Dahil tapos na tayo mag-cut ng mga brace, diretso ulit natin yung ating machine. Then, ugutin natin for safety ha. Wait lang guys. So guys, nagawa na tayo. Ngayon, nadako naman tayo sa pag-assemble ng frame. Okay guys, punta na tayo ron. Okay guys, dito naman tayo kung pag-assemble ng frame. Kaganda lang, may ginagamit akong rod nailer gun para mas mabilis ang trabaho. Ito siya guys. Tawag ito rod nailer. Okay, assemble na tayo. Ang ginagawa ko, lalagyan ko siya ng mga wood, lalagyan ko siya ng wood glue para maganda ang ano niya. Kung malas man ang pako, ay naka-protection pa. Meron pa siyang support na pa. Okay. Gagawin nga, kakabit natin 'to. Okay. Ila naman. Madali lang siya guys, ano kasi ito nga dahil puro may machine na siya, tapos mga pneumatic pa yung ginagamit na pang-martilyo, yung sa martilyo, yung pneumatic na ginagamit siya. Hindi mo na kailangan magpokpok ng martilyo, katapat na lang yung parehas na kahoy na yan para pukas yung frame, then barbari lang siya. Tapos okay, barbari lang. Nagbar lang siya guys. Tapos yun lang, gawin mo lang, kompletuhin mo na yung pako pagkatapos mo i-setup. Okay, yan. So nabuo na natin yung frame niya guys. Para yung sa gagawin natin na nakakabit ako ng tela ng canvas. Pero dahil parang gumagawag siya, so lagyan natin siya ng pinaka-brace niya. Yan. Para naka-45 naman siya, kaya masunod natin yung kanyang eskwala. Ngayon ang gagawin natin, kakabitan natin yung kanyang pagkaka-45 para hindi lumitat ang ating frame. Okay. And then, gumita din natin siya ng glue. Excuse me. Okay, kapitan natin yung pinaka-frame niya. Okay. Nagroon pa ako lang. Masabi lang na may frame siya. Importante na yan. Importante talaga meron siyang brace para hindi lumikot yung ating frame. Kung mapapansin nyo, ang dami namin tayo dito kasi actually nandito ako sa sa trabaho. Pagkatapos ko nabas ng trabaho, dati ko nang ginagawa ito, nagpe-painting, nasa isang hindi pa kami lumilipat. Kasi isa sa isang pinakalibangan ko, kumuha ng acrylic canvas. sabi na nila, maraming talent. Hindi lang kumakanta. Ngayon kasi, hindi ako makapagkanta ngayon. Minsan inuubo. Kaya ang gagawin ko ngayon, yung isang talento na ang aking co-content.
Kaya guys, sa mga hindi pa nakapalo sa akin, hindi pa nakasubscribe sa akin, please follow and subscribe and share my video. Dahil ito po ang simula ng magsisimula naman ako mag-canvas. Bawat gagawin ko ngayon sa pagpipainting ko, lahat po yan ay i-content ko para at least ang content natin ay makabuluhan, hindi puro drama, away-away diba, gaya ng mga ibang mga ano influencer o mga content creator. So guys, nagawa na natin yung frame, nalagyan na natin siya, nalagyan natin siya ng brace. Sabi nga sa'yo, ang purpose ng brace ay para tumibay at hindi siya kumalog-kalog. Diba, sabi sa'yo, dalawa gagawin natin. Ngayon, gano'n naman. Excuse me guys ha, dumalik ako kasi kanina. Nagawa na naman tayo panibang. Pangalawang frame na to guys. Ha, pangalawang frame. Okay. Dahil dati, kanina, tatapat lang ulitin natin. Then, bang, bang, bang. Ha. Diba, baka wala ng bala. Mga hindi alam kung paano gumitin ito, yan po, nilalagyan po siya ng bala. Ang tawag po dito ay nail gun, nail gun. Okay, parang bala, may kasa. Okay, then naman para sa isang ano ito. Okay, ito na. Tapos, subuhin natin to. Okay, lagyan din natin ng tape. So guys, lagi nyo ako subaybayan ngayon. Gusto mo ulit ako mag-painting. Actually, canvas painting. Kasi marami na akong ginawa. Marami na akong nag-dispose. Ang ginagawa ko, may pwesto kaming tindahan na may hardware dito sa amin na pinagkatrabuhan ko. Ang ginagawa ko, dinedisplay ko yung aking mga art. Ngayon sa makikita ng mga architect, engineer, yung mahilig sa mga art. Alas na bedenta ko siya. Lalo pagkan tao yung mahilig sa painting, mahilig sa mga art, bibigyan nila ng attention yan. Pipipigan nila yung ginagawa mo. Pero yung mga hindi nakaka-appreciate ng art, titingnan naman nila yan. Kaya lang, hanggang doon lang, dadaanan lang ng tingin, pero yung talagang tititigan, hindi. Kaya, wira ko ng taong nahihilig sa mga painting. Kaya, mapapansin mo yung taong mahilig sa painting, gagawin niya, tititigan nila yung binagawa mo, kung ano yung, kung anong klase siya, kung canvas na tawag nito, ma-abstract. Kasi ako talaga guys, nag-a-art ako. Nature kasi ako, nature lover ako pag nag-a-art. Pero pang nature, hindi ako masyado dun sa mga tao. Dun ako mahilig ako sa mga nature, yung mga tanawin, yung mga dagat, puno, palayan, mga ganun. Dun ang, ayun talaga ang pinakalinya ko pag nag-a-art. May alam din sa tao, kaya lang hindi ako talaga mahusay kapag ating sa tao. Walang nito kasi ako. Kaya ngayon, sisimulan ko ulit gumawa ng ano. Ang tagal ko na wala sa Airy na maglalive kasi ako dati, live music live. May recording, may simpleng recording studio rin kasi ako. Ngayon, hindi ako nakapag-live dahil medyo kubosipon. Magbabalik pa rin tayo doon. Mag-alive tayo ng ganda at mag-alive tayo ng mga kung paano mag-canvas, mag-art ng canvas. So guys, natapos na natin dalawang frame. Nalagyan ko na ng brace ngayon. Sunod na araw naman, pakita ko sa inyo yung paglalagay ng textile ng canvas. So guys, sa mga di pa nakasubscribe sa akin channel, please don't forget to subscribe and follow and share my video. Thank you very much guys. At nagawa lang tayo ng frame. Kailangan ko na lang, lagyan lang ito ng textile. Pero sa next video ko na yun guys ha. Maraming salamat guys, manonood. Don't forget to subscribe and follow. Thank you.